We're honored na pinili mo ang clinic namin to do your surgery, Mrs. Cho. Liposuction, breast enhancement, butt enhancement. Posible naman yun in one session, Doc, diba? Yes. Multiple surgeries are very possible. Pero kung safe siya, yun ang tanong. Kagaya nung, ano nga nangyari doon sa Ana Isabel Perez? Ang lakas ng loob ng mga na yan na pumunta sa clinic ko. Halungkatin mo lahat ng bahong mahalungkat mo tungkol sa kanya. Let the public know na masasamang tao ang gumagawa ng Satin Dream Soap. Criminal daw ang mayari ng Satin Dream. Tatangkilikin niyo ba ang isang produkto na nagpapayaman sa mga kriminal? It's working! Ang daming negative comments by netizens tungkol dun kay Ramona and Lena as owners of Satin Dream. Congrats on that. Thank you. Pagsak na yung kumpanya niyo. Yun ang akala. Damay sa smear campaign laban sa inyo yung negosyo nyo. Hindi ba dapat parang linisin nyo yung pangalan nyo, Doc? Paano namin lilinisin? Eh, totoo naman na ex-convict kami ni Lena. Mga criminal kami dati sa mata ng batas. Oo nga po, pero nagtataka lang ako sa inyong dalawa kasi sinisiraan na yung pangalan nyo, pero parang relax na relax kayo. Hindi ba nga nag-aalala? Hindi. Dahil inasahan na namin na Ate Ramona na gagawin nila ito sa amin. Nagagamitin nila laban sa amin ang pagiging ex-convict namin. Ngayon, kami naman ang kikilos laban sa kanila. Doc Martina, handa na po ba kayo? Laban! Anong pinaplano niyo? Ano pa? Ang buwelta natin sa mga narsiso. I know it's a cliche. Husband does something wrong, buys wife jewelry. It's a classic move. Kaya sinubukan ko. Rish, please open it. Nagustuhan mo ba? I'm sorry. Hindi ko sa'yo sinabi lahat ng nangyayari sa amin ni Lena. Pero sana hayaan mo akong bumawi. Umpisa pa lang to. And it may not be true then, but it is true now. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo at para sa magiging pamilya natin sa future. Miguel. Paghanda ka na. Thank you. I'm sorry. Sir, madam, kailangan niyo pong mapanood to. Ayan. Gusto ko lang i-clarify yung mga kumakalat na kwento. Hindi ex-convict ang may-ari ng gumagawa ng Satin Dream Soap. Ako, si Doktora Martina Ramirez, ang nagmamay-ari ng kumpanya. I can't believe it! Si Martina ang owner ng Satin Dream? Hindi si Ramona at si Lena? Hindi ako ex-convict. Hindi ako kriminal at lalong hindi ako mamamatay tao. Dati akong nagtatrabaho sa Royal Wellness.
At kahit mismo mga may-ari ng Royal Wellness ang makakapagpatunay na wala ako ni isa mang criminal record. Walang katotohanan ang mga balita ng paninira sa reputasyon ko at sa kumpanyang itinayo ko. Malinis at marangal ang pundasyon ng kumpanya ko. Inapaniwala ng mga Narciso that they stand for beauty, na tumutulong sila sa pagpapaganda at pagpapabuti ng buhay ng mga kliyente nila. Pero ang katotohanan, lahat yon kabaligtaran. Pawang kapangitan ang nasa likod ng advocacy ng Royal Wellness. Hindi sila nangingiling manira ng kompetisyon nila. Nakita nyo naman, ako mismo na dating nagtatrabaho sa kanila ang gusto nilang siraan. Baka naman meron kayong ginawa na hindi maganda kaya gusto nila kayong gantihan. Sila ang may kasalanan sa akin, hindi ako. Ilang buwan ang nakalipas mula na nag-resign ako sa kumpanyang yon. Pero to this day, hindi pa nila binibigay ang final pay ko pati ang mga benefits due me. Dalawang dekada akong nagtrabaho sa Royal Wellness. Lahat ng produkto na finormulate ko ang nagpalago sa kumpanyang yon. Dalawang dekada na nauwi sa wala. That Martina, if I were a surgeon, I would sew that big mouth shut! Kaya ako humaharap sa inyo ngayon kasi gusto kong linisin ang pangalan ko. Pati na ang pangalan ng MNR. Hindi ako makakapayag na basta-basta na lang at kung sino-sino na lang ang manira sa kumpanya ko. Mukhang makakapuntos itong Doktora Martina to laban sa mga Narciso. May pinagsanib ba naman yung talino ng dalawang doktora tapos yung inaanak natin? Kaya hindi nakakagulat na makaisip sila ng paraan na banggain ang higante. Hindi magtatagal babagsak na ang mga Narciso sa matayag nilang kinalalagyan. Isa lang ang mensahe ko sa lahat ng nasa likod nito. Mananagot kayo. Mananagot kayo sa lahat ng mga binabato ninyong paninira sa akin. Lumaban kayo ng patas, hindi yung ganito karumi. At sa'yo, Lucas Narciso, bigyan mo naman ng konting kahihiyan ng yumao mong ama. Dad, don't worry. Kaya natin ayusin to. I'm not worried. You should be. Hindi mo nalaman na siyang may-ari ng MNR? You didn't even check their corporate papers? Fix this! Dati-dati para ka ng daga. Para ka ng Leon ngayon. Leon na handa ng lumaban sa mga buitre. Enough of the pleasantries. Kaya ako pumunta rito para maningil yung mga pagkakautang nyo sa akin. Oh, I thought you were a business owner. Ngayon nandito ka para maningil ng bari-bariya sa amin. Pinagtrabahuhan ko mga bariya na yon, Lucas. And bariya-bariya lang pala sa'yo eh. So, ibigay mo na sa akin. Let me compute. For 20 years, that would be 5 million na bariya. Oo. Hindi mo kaya? Ako kaya ko maglabas ng press statement. Sasabihin ko na hindi pa rin ninyo binibigay yung retirement pay ko. At pati yung mga iba kong benefits. What? No need. Masyado ka nagmamadali, Martina. May bibilin ako eh, Vanessa. Talaga? Hali yun. Surprise. Hmm? Gusto ko rin kasi kayo makita. Namiss ko na kayo eh. Para sabihin sa inyo na hindi ko palalagpasin ang ginawa ninyo sa satin dress. Huwag na tayong maglokohan, Martina. I don't know kung paano yun nailusot sa papeles yung pagsisinungaling nyo. Because we all know na si Ramona at si Lena ang may-ari ng Satin Dream. And you are just a puppet.
May prueba ka dyan? Sa bibig mismo ni Ramona nang galing na siya ang may-ari, ang daming witnesses na nakarinig. Ooh! And you believe those? Eh, kahit naman sinong tao, pwede niyang sabihin na siya ang may-ari ng Satin Dream. Sabihin mo, ikaw ang may-ari ng Satin Dream, but that's all a lie. Pero yung mga fake news na pinapakalat ninyo sa akin, yon kaya kong panindigan at may mga pruweba ko na kayo ang gumawa. And, ididimanda ko nga pala kayo. Total trendy ngayon ang makulong for slander. Gusto mo talagang palakihin to, Martina. Wala ka talagang utang na loob. Sa amin ka nagsimula, we made you. And now, sinusubog mo na kami ngayon. Kalabaw naman ako ngayon. Well, Lucas, ang kalabaw na ito ang kumayod ng dalawang dekada para pagsilbihan kayo. Pero hindi na kaya ng konsyensya ko. Hindi ko na kaya magbulag-bulagan sa lahat ng ginagawa ninyo. Martina, kakampi ka lang sa kalaban doon pa sa baguhan. Mark my words. Ramona and Lena will go down and you will go down with them. We will see about that. Mm. This belongs to me. Oh, just make sure na this 5 million ay hindi tatalbo. Ano akala mo sa amin, ha? Cheap? Oh, yes. Pag minamalas ka nga naman, unang mukhang makikita mo pagbalik na salbasyon, mukha ng pulis na pulpul. Ano ginawa ko? Bakit tinubuan ako ng buntot? Isan lang mo ba naman ang kaluluwa mo sa demonyo? Tutubuan ka talaga ng buntot. Kumusta yung biyahe mo sa Maynila? Naubos ang pera mo sa sugal? Naholang yung tao kung ano-ano na sinasabi. Pasing kita ng pera dyan eh. Pero wag na. Sayang yung pera. Hindi, Chip. Kita na natin sa susunod na pagbuntot mo sa akin, ha? Sige. Huwag ka lang lingon ng lingon. Baka madapa ka sa buntot mo. Ate, handa na po ba kayo sa susunod na hakbang natin? Ikaw na rin ang may sabi, si Suarez at ang mga Narciso ay magkadikit. Doctora Ramirez, matagal kang nagtrabaho sa Royal Wellness. And I am sure that you are fully aware na asawa ng anak mong si Rachel, ang pamangkin ni Vanessa. And yet, sa akin mo nilalapit ang grievances mo sa kanila. Commissioner, ikaw ang namumuno sa salvasyon at marami kang naitulong sa bayan na to. True. So I suppose that you will be impartial dito sa dinudulog ko sa iyo. Definitely. Titignan ko kung anong magagawa ko para sa iyo. Salamat, Commissioner. And Dr. Ramirez, I promise na tututukan ko ang kaso mo and I will update you personally. I will make sure na mananaig ang tama at ang totoo. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Ngayon pa lang po, thank you so much. At sabihin niyo lang kung anong kailangan kong gawin para makamit namin ng justisya. Of course I will. Thank you for hindi man niya tulungan si Martina, magkakaroon siya ng dahilan para bumalik-balik sa opisina ni Commissioner. It's only a matter of time hanggat makahanap siya ng willing magsalita. For a price. Magagamit natin ang matututunan natin para sa mga plano natin. Salamat, Conrad. Who will do the honors? Ikaw ako. Ako na. Matagal ko na rin hindi nakakausap ng mga kaibigan nating mga judge. It won't take long. Alam mo naman ang mga yun. Madaling kausap. Salamat, Conrad. Makikita niya na kung sinong binabangga niya. Akala niya makakuha siya ng justisya.
tono. Ang alin? You made us believe na ikaw at si Ramona Joaquin ang may-ari ng Satin Dream Soap. At kailan ko sinabi yon? Hoy, huwag ka manggulo dito, ha? Umalis ka sa harapan ko. Hindi ikaw yung kinakausap ko. Hindi ka nakikipag-usap. Sumisigaw ka. Kumalma ka, hindi mo bahay to. Hindi mo rin bahay to. Gusto mo kumakawanan mo, nabangan mo ako to sa labas, pagbibigyan kita. Alam mo, hindi kita atrasan. Pero kung gusto mo kausapin si Lena, dito lang ako. Ano ka ba niya? Ha? Kamag-anak? O boyfriend? Kaibigan. Na nagmamala sa akin. Kung gusto mong makipag-usap, huwag kang sisigaw at huwag kang mananakit. O sige, hindi akong sisigaw. Pwede na ba kami mag-usap? Subukan mo lang, nasaktan ako. Sinasaktan mo rin ako. Hanggang ngayon, sinasaktan mo ako. Like now, ako yung sinisisi ng mga magulang ko dahil sa mga nangyayari. Ba, diba? Kayo yung nauna. Siniraan nyo kami. Kayo ang nagkaroon ng maling akala. Kayo ang hindi nag-check ng corporate papers ni Doc Martina. Bakit sa akin ka nagagalit? Ginawan mo ng paraan para iligaw kami. You planned this from the beginning. And if you think that you can get away with this, mag-intay ka, Lena. Hindi ako nakakalimot sa mga atraso. Magbabayad ka. Babaeng katabi niyo? Nanay ni Lena, si Helen Mendoza. Ano niyo po, nakilala si nanay. Nagtrabaho din po siya sa Royal Wellness. Gandang hindi malilimutan. Damag din niyang nalanghap yung mga kemikal na naka-imbak doon. Alam niyo po ba kung sino nagkulong kay nanay sa bodega? Aalamin mo kung saan ang pwesto mo. Si Vanessa na naman. At hindi mapapantayan. Ba't mo habagsak yan? Umuusad na yung plano. Hindi lang umuusad. Bumubulus. Simula ngayong Lunes, siya na rin ang gandang hahabulin. Ibang na ba ako para umasa na maghihintahin lahat. Gawa mo ng paraan niya. Ayoko nang makita si Magda dito sa salbasyon. Sino kayo? Hanggang kamatayan. Dito ako, Lena. Para samaan ka sa uling gabi ng buhay mo. Lena! La Vida Lena.